magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking channel. Maayong adlaw, Visayas, Mindanao. Magandang hapon, Luzon. Ayan, welcome po sa panibago nating vlog. So before po tayo mag-umpisa sa vlog natin, update ng LRT-1 Cavite Extension. Nais ko po sana magpasalamat kay Ma'am Lani Torres dahil po sa kanya ipinadala na pera ay na paggawa ko na po yung aking bisikleta po. So nalagyan ko na po siya ng derailleur at saka shifter. Napagawa ko po siya nung Sabado after po ng lunch namin kasama ng mga Manila vloggers na inorganize po ni Sir Edwin D. Channel. Ayan. Maraming salamat po sa sponsors po ng lunch namin nung Saturday kasamang Manila vloggers na sina Ma'am Carmen Cady at saka si Chef Amy Rigidor. At maraming salamat din po kay Ma'am Lenny Miyagi sa kanyang ibinigay na sweatshirt at saka t-shirt po na may tatak po na Filipino vloggers. Ayan, thank you po sa inyo, Ma'am. At maraming salamat na rin po sa Julie's Bicycle Shop ng Cartimar. Thank you po, Ma'am, sa may-ari po. Binigyan po ako ng malaking discount sa mga na pinamili ko na parts ng bisikleta. At maraming salamat din po sa aking high school na classmate na bicycle technician po nila na si Narciso Baldo. Ayan, mega love shout out po sa iyo, Narciso Baldo. At sa lahat po ng empleyado ng Julie's Bicycle Shop, maraming salamat po sa inyo. Napakabait po ng mga tao dyan. Sa mga nais pong bumili ng bisikleta at saka mga parts ng bisikleta, ayan, puntahan nyo na po yung Julie's Bicycle Shop ng Cartimar. Pagpasok nyo po ng Cartimar mula sa Taft Avenue, kakanan lang po kayo. Tapos mga after nung karinderia, yun na po yung tindahan nila, ang Julie's Bicycle Shop. So ayan, mga kabayan, dito na tayo sa may Paranaque River, dito sa may Dongalo Bridge. So ayan, ready na. So ayan po yung mga orange barrier na gagamitin para sa pagsasara mamaya. So dito ay mailaw na yung launcher at naka-ready na rin, ano, nire-ready na ng mga tauhan. Mamaya, baka mamayang gabi, magkakabit na sila, so abangan po natin. Ayan, malapit na pong maitulak ng buo yung ano na, yung pinaka main part ng launcher papunta dito sa kasunod na poste. So ayan yung pinakahulihang part po nung launcher. Ayan, dugulong po yan. So pagkatapos po na maitulak yung pinaka main part ng launcher, itong sa taas na parte, ay ito namang harapang bahagi ng launcher yung itutulak pa forward eh. Kaya pag itutulak na yun mamaya, itasara na tong kalsada na to dahil delikado, ano. Ayan, yung part na yan, yan yung susunod na itutulak pa forward. So after nyan, saka na sila magdudugtong ng girder. Move na po nila yung pinakaunahang part po ng launcher. So, kaya sinara yung kalsada nito kasi mababa yung paa.
So, para walang mga towards incident na mayayari. So, sarado sa traffic itong kalsada. So, Monday night ngayon, alas 8:40 na ng gabi. Ayan. So ayun mga kabayan, na i-forma na po yung launcher, ano. Ayan na, napapesto na siya, pati yan dito sa gilid. Ayan, pati yung paa dito sa unahan. So kaya isinara tong kalsada dahil dyan po. Dahil itinawid yung bakal na yan. Yung unahang part ng launcher. So ngayon ay bukas na po itong kahabaan ng tulay ng Dunggalo. Binuksan na po yan sa traffic. Ayan, bukas na po yan. So ayan na, ayan na nga yung girder. Ayun, isinubo na ang girder. Ayan, ifinid na yung girder. So, makikita nyo yung kulay orange na yan na nakalawit. Yan po yung gantry crane niya, no? So, ipapasok po yan dyan sa butas sa girder. Tapos, ilalak yan dun sa ilalim. Saka, bubuhatin yung girder at i-move forward. So, alalayan po siya ng huling part na yung may ano, yung may nagbubuhat niyan, yung transporter, huling part. Huling part po ng transporter, yun po yung mag-assist niyan pagtulak papunta din sa gitna. Naman ay ayan, pepalusot nila yung isang paa ng launcher, ano, forward dun sa unahan. Lalak pa pala nila itong kaninang nakita nyo na inilipat ng paa. Saka ipa-forward yung isang paa naman. So, maglalak sila ngayon dyan. Dalawang paa yung ilalak nila dyan. Thank you.
units ay mag-umpisa na po sila sa pag-install nitong girder. Ito po yan sa may gilid ng Dunggalo Bridge. Ito po yung Dunggalo Bridge. Ayan. So, sa part po nito ng Dunggalo Bridge, ayan po yung second to the last, kasi yung pangalawa ay tatawid na nitong tulay. Ayan, ito na po yung magiging pangalawa dito. So, ayan. So, after 1 month, yan po yung pinakaunang girder na in-installed, ano? I-install. So, ayan, abangan po natin yan.